Basta nilinis ng Diyos, huwag natin ipalagay na marumi. Eh ano-ano ba yung pwedeng linisin ng Diyos? Tao, pwedeng linisin. Kumporme ako dyan. Eh yung hayop ba yung pagkain? Pwede bang linisin ng Diyos? Pakinggan nyo sa Marcos, ganito naman ang ating mababasa sa 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Oh, hindi tao yan. Hindi tao yan dahil pumapasok sa bibig at pumupunta sa tiyan at inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang Kristo po may sabi niyan eh. Sabi ni San Marcos, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pwede rin pong linisin ng Diyos ang pagkain. Ang katunayan, sinang-ayunan niya ni San Pablo sa 1 Timoteo 4:4. Pakinggan niyo ang nakasulat. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. Ayon, ang mabuting ministro ni Kristo, pinaaalala sa kapatid sa iglesia na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat nililinis ng pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya po ang Kristiyano, bago kumain, nananalangin. Kahit ang kinain mo, igat. Kahit ang kinain mo, Brad Roland, warm burger, basta't nananalangin ka, nililinis ng Diyos yun. Yun ang sabi. Kaya kapatid, huwag kang magpaligaw na ang kahulugan ni ka dyan, ang nilinis tao. Hindi totoo yun. Kay tao, kay hayop, kahit sino pa, pag nilinis ng Diyos, huwag nating ipalagay na marumi. Yung baboy, nung una'y kinikilalang marumi, eh pagdating ni Kristo, hindi naman eka pumapasok yun sa puso, hindi sa bibig, pumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ngayon, kapatid, kahit baboy, pwedeng kainin. Nilinis na ng Diyos yan eh, sa panahon ng bagong tipan. Kasi yung panahon ng lumang tipan, mga batas-batas doon, ano? Yan, pansamantala lang yung mga batas na yan, Brad Mel eh. Basahin natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, yung palatuntunan sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang walang kaliskes, bawal ang ganire, bawal ang ganon. Mga palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. So, yung mga bawal-bawal sa Israel, pagdating sa panganaong Kristiyano, sabi ni San Pablo, walang nararapat itakwil. Bawat nilalang ng Diyos. Eh, ang baboy, Diyos din naman ang lumalang dun eh. Basta ikaw ba'y nagpa-practice ng moderation eh. Masama siguro kumain ng baboy, eh pag araw-araw eh, baboy ang kinakain mo. Eh kahit nga baka, pag araw-araw eh, baka kinakain mo, makukulistirol ka rin eh. Ganun lang yung kailangan may moderation. Unti-unti, di naman bagon. Di naman masama eh. Sa panahon ng bagong tipan, ang sabi ng Biblia, bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil. Yan po ang sinasabi ng kasulatan, kapatid. Brother Eli, bakit to si Pedro hindi kumain? Sabi niya, Panginoon, kailan man ako hindi nakakain ng marumi o karumaldumal? Sino po ba ang dapat niya, na... Nakaraan na yun eh, kapatid eh. Di mo pala iniintindi, kapatid. Yung sinabi niya, kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. O edi talagang pagkain ang pinag-uusapan. Nung nakaraan di siya kumakain kasi nasa relihiyon siya ng Judaismo. Bawal talaga sa kanila kumain ng mga baboy, mga palaka, etc., etc. Kaya kahit kailan, Panginoon, hindi ako kumain ng marumi at karumaldumal. Pero nung ipakita sa kanya yung kumot, sinabi ng Diyos, kumain ka, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Ang inilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. O masasabi niyo pa ba ngayong hindi siya kumain?
Nung sabihin niya yan, hindi pa siya pinapakain eh. Pero nung sabihin ng Diyos, kumain ka. Ang tanong ko sa inyo, kumain ba si Pedro dun sa pinuntahan niyang bahay ng hintil? Sasabihin niyo, hindi kumain. Kumain siya. May mababasahin akong talata, kumain siya. Oh, hindi naman sinabing hindi siya kakain eh. Kapatid, wag ka nang ano, wag mo nang ipilit yang bawal ang baboy. Sinabi na nga ng 50, ilinis niya lahat ng pagkain. Dahil hindi naman sa puso pumupunta, satyan. Hindi lalabas sa daanan ng dumi. Tao raw yan. Tao? Eh kung talagang tao yan, ba't sinabi nung tinig? Pag tindig ka, Pedro, kung magpatay ka, kainin mo. Bakit may pinatay ba si Pedro kahit isa rin sa mga tao sa tabi niya ron? Lagay mo nga uli sa screen yun, kapatid namin. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. O ano kahulugan ng magpatay? Papatayin niya ba yung mga tao ron? Tapos kakainin? Eh alam mo, tinutukoy dyan, yung kakainin talagang inihahanda para sa kanya. Samantalang naghahanda, nawalan siya ng ulirat. At dahil dun sa pangyayaring yon, naalaman ni Pedro na talastas niya, tinatanggap na ng Diyos ang mga hintil na dating tinatanggap na marumi. At kung yung mga hintil ay tinatanggap na ng Diyos, nilinis na ng Diyos, pati yung kinakain nila, nilinis din ng Diyos. Yan ang dapat maintindihan dyan.